Hello guys, mga kabayan. Good morning, good afternoon, good evening to all of you all over the world. Now guys, mga kabayan, ang vlog po ito is all about pasalubong haul. Kumbaga, ito po yung second part or yung part 2 ng aking pasalubong haul na dadalhin sa Pilipinas kasi nalalapit na po ang aking pag-uwi. Kumbaga, yun po ang second vlog ko dati na part 1 ng pasalubong haul. Sabi ko sa inyo, gagawa ko po ng second part. Now, kaya ko po ito ginagawa kasi po gusto ko po sana i-share at gusto ko sana magkaroon ng idea lahat ng mga OFW na nandito sa Middle East kung saan sila dapat bumili, kung ano ang dapat nilang bilhin. Especially dun po sa mga kababayan natin abroad, mga first timer lang po. Kasi po hindi po nila alam kung saan sila bibili or saan dapat bumili kung pauwi na sila ng Pilipinas. At anong dapat yung maganda bilhin para sa inyong mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Now, start na po tayo kabayan. Bale, unahin po natin ngayon yung po nabili ko. Yung farm place na nabili ko. Ang isa po nito is, ito po is 1 kilo, ang isa po isang carton. Bale, ang original price po niya is nasa 22 or 23 real. Pero nung nabili ko po siya is 10 real na lang. O, talagang halos kalahati po talaga. O hindi po umapot na kalahati. Ito po siya, oh. Bumili po ako ng apat. Yan po, apat po yung binili ko. Para po sa mga bata ito. Yan. Especially po din po sa mga OFW na may mga anak. O may mga pamangkin. Ito po ang maganda. Ipanarubong sa mga bata. Kasi maganda rin din po sa katawan. Cereals or cornflakes. Bali, apat po yung binili ko. Ang isa po niya is 1 kilo. Ay, ito po palang cornflakes. Binili ko po ito sa farm or sa masra. By the way guys, ito pa mga supermarket na ibibigay ko sa inyo. Hindi po sila nag-endorse sa akin. Bibigyan ko lang kayo ng tip. Saan kayo dapat bibili, kung saan kayo dapat bumili na po. Yan po sa farm ko po ito. Now ito po, bumili po ako ng dates. Ito po, dates. Ito po, buy one, take one. Nabili ko po siya ng buy one, take one. Ang original price po niya is $17.95 or $17.50. Ang isa po, ang isang price po, $17.50 or $17.95. Pero nakuha ko po siya, buy one, take one. Kaya bumili po ako ng dalawa. So, yung po isa, nagkakahalaga ng $17.50 po yung halaga ng isa. Then, yung po isa, free, buy one, take one. Yan po. Pero kung walang sale, mahal. Nagbili po ako ng dalawa. So, nagbili po ng free. $17.50. Nabili ko po siya sa Nesto Hypermarket. Then, bumili din po ako ng shampoo. Parang style po siya. Parang siya sa Pilipinas, parang siyang Rejoice. Nakuha ko po siya is 10 real na lang. Pero ang original price po niya is $40.95. Nabili ko po siya sa Panda Hypermarket. Bumili po ako ng ito po. Ayan, 400 ml. Tapos ang price po niya is 10 real. Then, bumili po ako ng coffee. Ito po, Alicafe. Ito po, ang original price po niya is 20 real. Pero nakuha ko na lang po siya ng 5 real. Nakuha ko na lang po siya ng 15 real. Start ko po ng 5 real. Then, bumili din po ako ng coffee na may kasamang mug, may cream mug. Ang original price po niya is 30 real. 30 real. Pero nakuha ko na lang po siya ng 20 real. Dalawa po yung nabili ko. 200 ml or black coffee, Nescafe. Then, meron po siya ng kasamang hard free. Yan po. Then, bumili din po ako ng tomato paste. Ito po. Ayan. 10 real lang po ito. Dalawa. 16 pieces. Iba, napakamura po. Ako, ang isa po nito is nagkakahalaga ng $8.95. Pero nakuha ko po siya ng 9 real, yung dalawa. Yan po siya. Napakamura. Tomato paste. Pwede po ito sa mga caldereta. Sa spaghetti, sa mga red sauce po. Yan po, napakamura po niya, oh. 16 pieces. Then, bumili din po ako ng cheese. Ito po, 15 real po ang original price. Triangle cheese. Pero nakuha ko na lang po siya ng 10 real. Yan, sa Pilipinas, mahal to. Yan po. Triangle cheese. Yan po. Ang piraso po. Limang pack. Isang pack, meron po siyang 8 pieces. Then, bumili din po ako ng mayonnaise. Ayan po. Ang halaga po nito yung 17 real. Nakuha ko na lang po siya ng 10 real. Ito po. Ang halaga niya is 15 real. Pero nakuha ko na lang po siya ng 10 real. Pareho po siyang 10 real. Bali, kumuha po ako ng 4. Maganda po ito sa mga burger. Sa mga salad dressing.
apat ko yung kinuha ko sa halagang 10 riyal. Nabili ko po siya sa Handa Hypermarket. Then bumili po ako ng macaroni. Ano po siya, assorted na macaroni po. 10 riyal for 8 pieces. Ibang galing. May pang spaghetti ka na, may pang salad ka na, pang sopas, pang baked macaroni. 8 pieces mo yung nabili ko. 8 pieces. Ayan. Sa halagang 10 riyal. Diba, mura po. Nabili ko po siya sa Panda Hypermarket. Then meron pa po, toothpaste. Ang halaga po ng isa na ito is 12 riyal. Maganda klase po ito. Herbal po ito. Herbal toothpaste. Ito po ang ginagamit ko dito. Yan po. Nakuha ko na po siya ng 9 riyal, tatlo. Tatlo, 9 riyal. Herbs, whitening toothpaste. Ito po siya. Bumili po ako ng 4. Bali, 9 riyal. 3 peraso. Pero original price po niya is nasa 13 riyal. Yan po. Binili ko po siya sa Nesto. Hypermarket. Then, bumili po ako ng simple ng Vaseline. Pero ibang brand po siya. Herbaline. Real price po niya, hindi ko na po matandaan. Tapos may plus 1. Ayan po. Plus 1 po siya. Petroleum jelly. Yan, petroleum jelly. Then, bumili din po ako ng tumbler. Ito po. Kasi yung family namin may hilig sa coffee. Kaya, tag-iisa po kayo magkakapatid, mama ko. Ayan po. Bala, isa po niya, nagkakahalaga ng 20 riyal. 20 riyal. Pero nakuha ko na lang po siya ng 10 riyal. Ayan po, guys. Ganda. Mag stainless po. Bumuha po ako ng 5. Then, bumili din po ako ng lotion. Jergens. Ayan po, Jergens. Nakuha ko po siya ng 12 riyal. 12 riyal, tihalala. Pero original price po niya is nasa 22 riyal. 50% off. Nakuha ko po siya ng 12 riyal na lang. Dalo po yung kinuha ko. Yung kumuha din po ako ng Nivea. Dalawa lang po yung nakuha ko ng Nivea kasi ito na po yung less. Nakuha ko po siya ng 12 riyal also. Bale, original price po niya is nasa 25 or 24 riyal. Then, bumili din po ako ng shampoo. Yan po, bumili po ako ng 3. Yan, 3 po siya. Nagkakahalaga, nabili ko po siya ng 15 riyal na lang po siya. 15 riyal ko po siya nabili sa Hyper Panda po. Pero ang original price po niya is nasa 30 riyal. 50% discount po. Po siya. 3. Then meron pa ako nabili. Herbal Essence. Nabili ko po siya ng 10 riyal. Ang original price po niya is 17 riyal. Then bumili din po ako ng shower gel. Body wash. Bali, 4 po nabili ko. Ang original price po niya is nasa 36 riyal, isang piraso. Pero nakuha ko na lang po siya ng 20 riyal. Ito po, medyo last month po ito nabili. Bumili po ako ng 4. Napakamura. Then kumuha din po ako ng toothpaste. Sa Hyper Panda rin po naman ito. Toothpaste po siyang kasama. Ang original price po niya is 6 riyal or 7 riyal original price. Pero nakuha ko na lang po siya ng 4 riyal. Ayan po. At ito lang po yung nakuha ko kasi last na po ito. Bumili din po ako ng para sa mga kapatid ko, coffee. Ang original price po niya is 20 riyal. Pero nakuha ko po yung dalawa ng 27.95. Parang 28.95. 28 po yung dalawa na bili ko. 28. Yan po. 28 po yung dalawa na bili ko. Ayan po siya. Pero pag bibili kayo ng isa, nasa 20 riyal. Nakuha ko na lang po siya ng 28. Pero ito isa, mas mahal po ito. Nasa 20 plus to ito. Nasa 20 riyal. Ito nasa 20 plus. Pero siguro kung bibili niyo po itong dalawa, nasa ano po. Kulang 50 riyal itong dalawa. Ito po ang ginagamit ko dito. Ito po French toast. Then ito po yung classic. Yan po. Bumili po ako ng sabon sa Hyper Panda. Nagkakahalaga po siya ng original price po niya sa ang original price po niya is nasa 16 riyal or 16.50 hal 16 riyal 50 halala. Pero nakuha ko na lang po siya na nag-sale na nasa 12 riyal na lang po yata siya. Himalaya. Herbal din po to. Maganda po sa balat. Ito pang ginagamit ko. Kumaga wala siyang
wala siyang papaputi. Basta ano lang po siya, normal soap lang po siya, normal soap. Pero maganda po yung sa balat kasi herbal po ito eh. Ito, sa tagal-tagal ko dito, ito lagi ang ginagamit ko. Meron po siyang, bali 6 ano po siya, 6 pieces po siya. Nagkakahalaga ng 12 real, nag-sell po siya. Ayan po, bumili po ako ng 4. Ayan po, 4 po yung nabili ko. Ito po yung ang flavor, may cream and honey. So, ito po yung neem and turmeric soap. Ito naman may almond soap. Ayan po siya. Maganda po sa balat to, kabayan. Sa isang pack, mayroon po 6 pieces. Ito din po. Ito ang pinakamaganda. Ito ang pinakamaganda na bili ko sa lahat. Bumili po ako ng 1 carton na dates. Ito po siya. Ito po pala yung, hindi ko nasabi kanina. Ito po pala yung tamar. Dates. Ito po yung paborito ng mga Arabo. Ito yung nabili ko kanina. Ano po yung buy one take one. Ito po yung sinabi ko kanina. Hindi ko nasabi. Ito po pala yung tamar. Ito po yung isang popular dito sa Middle East. Ito po ang lagi nilang kinakain. Mapamerienda. Mapaumaga. Kahit po sa gabi o pag may mga bisita sila. Bumili po ako ng isang karton. Para sa mga tita ko. Kasi maganda po ito sa katawan. Kasi ang tamar po, maganda po siyang vitamin sa katawan. Bumili po ako ng isang box ng tamar. Yan po, isang box ng tamar. Bibili ko siya. Ito ang pinakamaganda iriligalo ko sa mga tita ko sa Pilipinas. Tamar or dates. Nabili ko po siya ng, kung bibili niyo po ito sa mga grocery, sa mga supermarket, nasa 20 riyal. Pero nabili ko na lang po siya ng isang box po, ha, isang box. Sa isang box meron po siyang 8 pieces. Nabili ko po siya ng 70 riyal. Yan po, 70 riyal. O 1 piraso. Tamar. Yan po siya, o. Oh. 8 po yung nabili ko. 8. Ang tamar po or dates, ito po ang isa sa pinaka-popular dito sa Middle East. Especially po pag may mga party. Ito po agad ang binibigay nila pag tumarap yung mga bisit nila. Ibinibigay po nila ito with the gawa or cup or Arabic coffee with tamar. Ito po ang isinaserve nila kapag dumarating po ang mga bisita. Kahit saan po party, ito lagi makikita niya. Kahit po sa mga, kahit po sa Ramadan or special occasion or kahit po sa ordinary days, makikita niyo po ito sa kanilang hapagkainan. Lagi po sila may tamar. Morning or lunch or midnight, lagi po sila may tamar. Ito po lagi ang sinaserve nila pag may mga bisita sila. Hindi po ito nawawala with Arabic coffee. Bumili po ako ng 4, bumili po ako ng 1 box. 8 pieces po yung laman niya. Then kung bibili po kayo sa iba, nasa, kung bibili po kayo ng original prices, nasa 20 riyal. Yan. Ito po ang favorite ko. Kasi masarap, maganda rin po ito sa katawan. Ang vitamins po talaga niya is daig pa niya ang A2C. Kasi everyday, pwede kayong pag kumain kayo ng 3 or 4, maganda na po tulong sa ating health yun. Para na rin po kayo nag-take ng vitamin na A2C. Ito po mas grabe pa po ang vitamin nito sa A2C. Sabi po ng ibang doktor, A2C mas magaling, mas maganda pa ang vitamins nito kaysa sa A2C. Basta kumain po kayo ng 4 pieces in a day, maganda na po ito guys. Ayan po, para sa mga auntie ko, mga relatives, ipapamigay ko po ito para matikpan po nila. Yes, panghuli. Bumili din ako ng tissue. Ang tissue para sa mga mga. Ayan. Ito po, original price po niya is 25 riyal. Pero nakuha ko na lang po siya ng 17 riyal. Ayan po. May 10 pieces po siya inside. Ayan, request. Kasi request po ito ng ano ko, ng isang kong hipag. Ayan. Hati-hatiin ko na lang sa kanila. Now guys, yun lang po. Maraming salamat po. At I hope nakatulong po yung pagbibigay ko sa inyo ng ano, ng idea kung saan kayo bibili. Ito po yung sinabi ko sa inyo na part yung napasalubong po. Ngayon, ibabas ko na po siguro ito. And gaya po ng sabi ko, kung sa bibili po kayo, punta lang po kayo ng hypermarket like Panda, Hyper Panda, or Nesto, or Masra or Parm. Kasi yun naman po ang mga kilala dito, ano, mga supermarket o hypermarket. Lagi naman po sila nagsisale. Kahit saan po ang hypermarket dito sa Middle East,
halos pare-pareho lang po ang presyo niyan. Kumbaga, yun nga lang po, nagkakataon na iba-iba yung ibinibigay na ng sale. Pero once na bumili po kayo ng sale, sabi ko po sa inyo dati, tingin niyo po yung expiration. Kasi po, pag may mga, pag ganitong kagaya natin mga OFW, yung nag-stack po tayo ng mga ipapadala sa Pilipinas, dapat titingnan niyo po yung ano expiration. Kasi po, yan po ang pinakamahalaga. Kasi bibili kayo ng mura, pero pag hindi nyo nakita na malapit na pala ma-expire, mababaliwala po yung binili nyo, masisira po siya, hindi nyo siya makakain, hindi nyo siya may papadala. Marami din po mga sale na matagal pa expiration, may mga one year or 2 years, meron din po ganun. Basta tingnan nyo na lang po yung mga pinakalagay sa label nila, makikita nyo po yung expired, especially po pag sa food. Huwag po kayo bibili na malapit na ma-expire kasi hindi nyo alam kung tutuloy ba yung pag-uwi nyo, kagaya ko, akala ko po, uwi na ako ngayon man, hindi po natuloy, so, mga next month na po. So, dapat, malaki po dapat ang advance dapat na expiration natin. Dapat yung sa expiration, yun po ang unang-unang yung titignan. Para sa ganun, hindi kayo malugan na po. So, guys, maraming salamat po, and, yun nga po, sabi ko sa inyo, pinakita ko lang po yung ito ng pasalubong haul, kasi yung nauna is yung chocolate pasalubong haul. Yun ngayon po, ito nga po yung iba-iba na siya. Ito po yung part 2 and I hope guys nag-enjoy po kayo and sana nagkaroon kayo ng idea, especially dun po sa mga OFW na nandito sa Middle East na bagong Santa o yung kakarating lang na pauwi ng Pilipinas, yung mga beginner lang po. Sana I hope nagkaroon kayo ng idea kung paano bumili, kung saan kayo dapat bibili, dahil especially ngayong Ramadan, ayan, ay malapit na ang Ramadan, nako, ang dami pong sale dito, halos lahat ng supermarket. Talagang galpak-galpak ang sale niya. Chocolate, napakamura. Yung nga lang po, basta tingnan niyo po yung mga expiration po. Then now guys, maraming salamat po and I hope nag-enjoy po kayo sa naipakita ko at na-share ko sa inyong videos about sa pasalubong haul ko na part 2. And I hope guys, don't forget to subscribe my channel and also don't forget to click the notification bell para sa ganun, ma-notified po kayo sa lahat ng gagawin ko. Views upload na, i-upload ko dito. And I hope guys, follow my Instagram and my Facebook account. And maraming salamat po. Hanggang sa muli guys. Thank you so much. Bye. God bless. Thank you so much. Bye. Thank you so much. Bye. God bless.